Good day mga ka-Easy. Ngayon pala meron tayong special unboxing. G Pro X from Logitech. Yung kanilang super light. Ito yung bagong labas ng Logitech. Yung version 2 or masasabi natin Pro X version ng sikat na G Pro Wireless. So guys, sa box nga pala meron dito naka-emboss na Pro X. Tapos print nung mismong mouse na ang nakuha nating colorway is white. Pro Super Light. Then metallic na Logitech logo. So ibabaw is yung parang sabitan. Sa gilid, specs tayo, mabilis na tech specs. Light speed wireless technology, same yun dun sa G Pro Wireless. Then onboard memory. Tapos may zero additive PTFE na feet. 5 buttons, tracking is sensor is hero sensor. Resolution is 100 to 25,600 DPI. Max acceleration is 40G. Max speed is 400 IPS. Zero smoothing acceleration and zero filtering. Responsiveness, USB report rate is polling rate is 1000 Hz or equivalent to 1 ms. Microprocessor is 32-bit ARM. Battery life is 70 hours. Weight is less than 63 grams. What's in the box? Pro X Superlight, yung mismong mouse, then yung Lightspeed receiver, then charging cable, receiver extension adapter, cloth, optional grip tape, optional aperture door with PTFE foot, user documentation. So ayun guys, dito sa likod is naka-emboss na print is Lightspeed. Less than 63 grams, hero 25K, sensor, zero filtering, zero smoothing, zero acceleration, zero adaptive PTFE. So keep playing. Then sa gilid, the choice of pro gamers worldwide. Mga logo siguro ng mga gamers. Then, that's it. Pagka-open ng box guys, is yung mismong mouse. Same na same siya sa packaging ng G Pro Wireless noong 2018 noong ni-release. Then isa palang pagkakaiba niya sa G Pro Wireless is malaki yung mouse feet niya. So dito muna natin siya sa tabi. Dito muna tayo sa contents ng package. So plastic. Then ito yung wireless receiver. May kita nyo meron siyang sulat na Pro X. Ayan. And then yung parang ano niya, adapter. Then play to win yung box niya. Ito yung charging cable. Ito yung pamalit dun sa ilalim. Pwede mo siyang palitan. And then may cloth. Microfiber cloth, panglinis bago may apply siguro yung grip tapes. And then yung micro USB cable. So a letdown kasi hindi siya Type-C. Standard na rin kasi sa 2020 yung Type-C. Yung Glorious ano? Glorious Model O na wireless is Type-C. So ayun mga ka-Easy. Dito na tayo sa mismong mouse. Sa ilalim, tanggalin natin. Ayun. Sabi nila, zero additive PTFE feet, ang tawag nila dito. Tapos, wala na yung DPI button sa ilalim. And then, on and off switch na lang. Tapos, meron pa rin neto. Dito yung tutulak nyo lang to, paangat, para masungkit nyo to. Then, dito nyo pwede ilagay yung USB receiver. Kung kawari, lalakad kayo. Or may travel kayo. Or may LAN party, pwede nyo ilagay yan dyan. Meron nga din pala siyang kasama na pwede mo ipalit dito. So, ibig sabihin ng mas malaki yung feet, ibig sabihin yan, more friction, so more control. Iba kasi sabi nila sa glide daw yan. De, kasi kung konti ang feet, syempre less friction kung konti ang feet. Eh, since mas malaki yung feet nito, ibig sabihin more friction. So, means more control. Tapos, pinagkaiba pa niya is ito yung mismong mouse.
ambidextrous pa rin yung ano niya, yung shape, pero hindi na siya ambidextrous na mouse. Kasi to reduce weight, tinanggal nila yung mouse button dito sa gilid. So sa mga lefties is hindi siya magandang news. Kasi hindi niyo siya magagamit. Actually, magagamit mo siya pero wala kang buttons dito sa may right side. So, yung coating niya is same pa din. Bakit white yung napili natin? Kasi yung black kasi is fingerprint magnet. And then, ang pinalitan pa nila is yung mouse wheel. May color white na siya. And then, wala na siyang RGB. Para din mabawasan yung weight. Ang meron na lang is parang logo ng Logitech na para ang print niya is parang silver na lang. Yan, na print. So hopefully hindi siya matanggal over time. And then micro USB. So medyo di ko din gets kung bakit micro USB pang gamit nila. And uso na ngayon yung mga type C. And then sa gilid niya pala is nakalagay super light. To compensate dito sa button na tinanggal nila, naglagay sila ng parang hump dito. Ayan, kung may kita nyo. So, added grip yan pag nakalagay yung kamay nyo dyan. So, guys, magaang talaga. So, guys, ito yung timbangan natin. May hiwagang timbangan. Guys, ito yung ano natin, Viper Ultimate. 78 grams. Meron siyang mga grip tape. Siguro nakadagdag yun dun sa bigat niya. Then, pinalitan natin yung feet. So, 79 grams to. Then, meron tayo dito Endgame XM1 RGB. So, 81. So, true naman. Totoo naman yung weight ng ano. Itong ating timbangan. So, ito na yung super light. Sabi nila, is less than 63 yung nakalagay sa box. So, yan. 61 grams. So, guys, magaang talaga siya kumpara dun sa mga gamit ko ngayon. And, we will see, we will test kung it will translate to a better performance. Pero para sa akin, ano na yan eh, para sa mga pros na lang din yan, ang pinaka-importante talaga sa mouse is yung shape. So kung comfortable kayo dun sa shape and sa feel niya is it will translate to more performance. So doon na naman tayo sa buttons. Sabi nila, actually nag-research ako, walang nakalagay kung ano yung pinalit nila sa switches from G Pro Wireless. Pero sabi nila, in-address na daw nila yung double clicking issues. Pero anywhere sa net, wala talaga ako. Kahit sa Reddit, wala akong makita kung ano yung pinalit nila switches. So, let's hope na ma-address nila dito sa batch na to ng super light yung double clicking issues. So, gawa tayo ng ano? Sound test. Ayan. Sa left, ito. Sa right. Dito sa gitna. Sa taas. Then sa baba. Scroll wheel. Yan. Ito, kuha tayo ng ano, Viper Ultimate. Side to side. Viper Ultimate. Left. So, mas clicky itong super light. Right. Right. So, yung side buttons, tatahimik. Sa taas. Ayan yun. Sa gilid. So, ayan guys. Yun yung quick unboxing and quick review natin dito sa initial thoughts and initial impressions dito sa super light. So, balikan natin kayo sa performance niya. And, gagawa tayo na in-depth review. Kung sulit ba siya, we will see. And guys, yung sensor niya is 25K Hero sensor, which is parehas pa rin, ang alam ko, parehas pa rin dun sa Hero sensor. So, ayun guys, balik tayo sa susunod nating in-depth review ng G Pro X Super Light. So guys, kalimutan natin kanina. Ano ba yung mga dimensions niya? So, 125mm yung height. Then, 63.5 dito. Sa gitna. Then,
50mm yung hump niya, yung taas. So, side by side natin sa Viper Ultimate. Ayan. Straight lang natin. Ayun. Halos same siya ng height. Ayun. Halos same siya. Iba lang yung profile sa grip dito. Dito kasi malalim. Dito medyo hindi masyadong malalim compared dito sa Viper Ultimate. Sama na natin tong Endgame XM1. Yung XM1, yung may hump din dito. So, halos pareha siya ng hump. Check it out. Yan. So, halos parehas ng height. Pero sobrang gaang nito, 63 grams. Ewan ko anong mga pinagtatanggal nila dyan. Mouse feet is same. Malalaki. To side by side. May kita mo yung shape ng Viper Ultimate. Medyo mas may curves siya. And may mga pwede kang hawakan. Pero nagamit ko na rin kasi yung G Pro Wireless. Maganda din yung profile niya. Napaka-safe nung shape. So all grip styles pwedeng-pwede siya. Medium to large hands ang ma-accommodate niya. Yan ayun guys. Napansin ko nga lang pala dun sa PTFE fit niya is manipis guys. Sobrang nipis. Kung i-compare mo dito, kung may kita nyo, ewan ko, baka 1mm lang siguro yan. Ito kasi 2mm to eh. So, malaki siya. Tingnan nyo yan, nipis. So, expect na kailangan palitan agad dyan. Hindi naman siguro kailangan agad. Pag nagkaroon na, is baka maupod agad siya kung lagi nyo siyang ginagamit. So guys, initial impressions ko sa kanya, sobrang gaang. Then, marami silang mga tinanggal. Like yung sa ilalim, DPI switch. Tinanggal nila yung switches at yung buttons dito sa gilid to reduce weight. Mga ka-easy, ang inaabangan ng lahat, ang G Pro Wireless upgrade from 2018, yung una nilang release. Probably the best wireless mouse when it was released and one of the most selling mouse sa market. So inaabangan ng marami ang follow-up nila sa original na G Pro Wireless. Bali sa shape muna tayo at sa dimensions, parehas na parehas ang shape and size from the original G Pro Wireless. Ang nakalagay dito sa box is under 63 grams daw to. Pero nung winay ko to sa timbangan natin, it's 60 to 61 grams lang. So okay din yun. So, ito ang pinaka magaang na wireless mouse na pwede nyong biling sa ngayon. So ang biggest change is wala siyang support for left-handed users. So tinanggal na yung dito. Sa G Pro Wireless kasi meron dito na pwede mo tanggalin na. Keys, so sa mga left-handed, pwede mo ilagay yun. Pinalitan nila. Actually, inalis nila. Then, may pinalit sila na ano, parang hump dito. Kung ewan ko, yan. Nakikita yan sa camera. So, pwede mo ilagay yung finger mo dyan. Parang support din dito. To. Yan. 126mm sa height. And then, sa top is 60. Yan, 60. Sa rear naman is 63. And then, sa grip width dito sa gitna is 59. So, dito yon 59 to. Wala dito hanggang dito, 59mm. Then, yung height niya sa highest point is 40mm. So, isa to sa mga pinakamagandang shapes na meron ang mouse kasi napaka-safe nung shape ng G Pro Wireless. So, ma-accommodate niya yung different grip styles. Ang G Pro Wireless is known as one of the safest shapes sa mouse na nasa market because it can accommodate a lot of grip styles. So, kung palm kayo, since may hump dito, pasok pa rin kayo. If claw naman kayo, pasok din. Kasi maganda din yung hump. Ang tingin ko lang mahihirapan dito is fingertip. Pero viable pa rin. Pwede pa rin.
Black and white version pa lang available dito sa G Pro X Super Light. Ang nandito sa atin ngayon is white. I advise na piliin ninyo yung white kasi hindi nagpalit ng coating yung color black. And sa experience natin, sobrang fingerprint magnet yun. And yung mga oil, kawari, kumain kayo or yung mismong oil ng kamay nyo, syempre minsan nagpapawis yan. Is mahirap siyang linisin. So, I advise na kunin nyo yung color white na version. Inalis din nila yung RGB. Yung G Pro Wireless, meron RGB dito yun. Ang pinalit na lang nila dito is matte silver na logo. So, wala na rin yung DPI indicator sa ilalim. And wala na rin yung DPI switch. Inalis na rin yun to cut yung weight nila. Ang only way lang para makapag-change ng DPI is through G-Hub software or i-assign mo yung mga buttons na to to be a DPI switch. So, from 8 programmable buttons, naging 5 na lang ang super light. Talagang nagbawas talaga sila ng features para dun sa weight. So, underneath the mouse is a big improvement from original. Nilakihan nila yung mouse feet. So, this is a zero additive PTFE mouse feet. Isang malaki sa taas. Meron pa rin mouse feet dito sa sensor. Tapos, then sa ibaba, meron almost circle. And then, kung bitin pa rin kayo, gamitin nyo tong pack. Ito yung removable kasi ito eh. So, dito tayo sa buttons. May side place siya ng konti. Ayan. So, hindi naman mag-a-affect yun sa performance. Ninonote lang natin. Then, updated na pala yung yung switches na gamit dito. So, from Omron 50 million, ginawa na nilang 20 million. Although, it's sa number is bumaba siya. Mas less yung yung nagdo-double click sa 20 million na Omron. Bale, under the hood, yun pa rin yung Hero sensor from original G Pro Wireless. So, expect na top of the line performance. Alam ko hanggang 25 DPI to, so wala nang gumagamit ng ganong kataas. Pero never had an issue nung ginagamit ko siya. So, probably one of the most accurate na sensors out there. Nandyan yung sa Viper, which is yung Focus Plus. So, isa yan sa mga pinakamagagandang sensor na pwedeng magamit sa mouse. So, yung removal ng RGB, nakatulong sa battery life, guys. Which is now rated around 70 hours. So, tagal-tagal lang sa isang linggo siguro. Baka isang beses lang kayo magcha-charge. Kung at least siguro mga 8 to 10 hours ang gamit nyo. So, ayun guys, yung SRP niya sa US is $149.99. Dito, around 7,000. Do take note lang nung ginamit ko siya. Sobrang gaang nitong mouse na to, guys. And meron siyang adjustment period. Lalo kung gamit mo is mabigat na mouse. Katulad ko, ang gamit ko is 80 grams na mouse, 82 grams. So, nung ginamit ko to, sobrang nag-off yung aim ko. For a while siguro, mga 1 to 2 days or mga ilan matches. Yan. Pero over time, nag-improve naman. Sa ngayon, 5 days ko nang gamit, napansin ko is konti na lang siguro yung medyo off lang yung micro adjustments ko. Pero overall, medyo nagamay ko na yung paggamit sa kanya. It will take a while para makapag-adjust kayo. So, itong mouse na to will have an adjustment period. Depends na rin siguro sa tao kung gaano yung kabilis yung kanilang learning curve. Ngayon pala, nandito tayo sa software ng G Pro X Super Light. So, simpleng-simple lang yung software nito kasi wala tong RGB. So, download kayo ng G-Hub software. Tapos, pasok kayo dito. Click nyo lang to. May indication dito ng battery. Ayan, 82%. So, click natin to. Then, yan yung bubungad sa atin. So, meron lang tong 5 programmable keys. Itong needle click,
secondary, mouse 2, primary click, mouse 1, forward and back. Ito yung side buttons. So dito sa gilid, meron yung assignment. Pwede nyong palitan yan. Depende sa preference ninyo. Commands, meron yung iba't ibang commands na pwedeng gawin. Kawari, lalagay mo dito sa forward is alt tab. Pwede mong i-drag yan papunta dun. Tapos, yan, meron mga cut, copy, paste. Yan, kawari kung gagamitin nyo sa work. Pwede din palitan yung profile. So, iba-ibang profile yung pwede nyo ma-save dyan. So, next tayo dito sa keys. So, sa keyboard natin, pwede mo rin ilagay dito yung different buttons na gusto mo. Kawari, Q. Lagay mo dyan Q. R. Pwede mo ilagay yan dyan. Then, next natin is actions. Meron tayo dito sa mga Discord, OBS. Then, pwede ka din maglagay ng macro. So, pwede kang mag-record dyan ng macro. So, and then, yung system. So, wala naman tong lighting. So, wala siyang RGB tab. Ang next nating tab is yung sensitivity. Dito, sa default, alam ko apat to. And ako, ang gamit ko lang is 400. So, dinilit ko na yung ibang profile. Pwede ka naman mag-add dyan. I-click-click mo lang to dito sa may linya na to. Ayan. 1.6. Pwede mo nang taasan yan. Or babaan. Pero ako, since wala naman siyang DPI switch button, gamit ko lang isa talaga. So, 400 talaga yung DPI na ginagamit ko sa games. So, dito sa baba is report rate, which is yung tinatawag nilang polling rate. So, 1,000 lang usually ginagamit ko. Then, dito is yung Pro X Super Light settings. Pwede nyong isave as onboard. Kumbaga, ilalagay nyo, isisave nyo na dito sa loob yung settings nyo. So, sa system, nakalagay 4 mW, 8 mW. Approximate ng battery life niya sa ngayon at 82% is 72 hours. So, katulad ko, since wala naman RGB, sinisave ko to sa onboard memory mode. Ayan. Ilalagay ko dito yung desktop default. Yun. Tapos, nagsisave na siya. So, at least, hindi ko nabubuksan-buksan tong G-Hub software. Guys, disclaimer lang. Do take note na yung sinasabi ko dito sa review natin is my personal opinion. Experience sa paggamit ng mga iba't ibang tech stuff. And yung pamimili ng mouse in general is personal preference. So, I'm just stating yung mga experience ko dito sa G Pro X Superlight and what I think about sa product na to para hindi kayo basta-basta mapagastos bigla-bigla. O at least may idea kayo bago kayo bumili. So, guys, sa conclusion na tayo. So, sulit nga ba yung pera natin para dito sa G Pro X Superlight? Short answer ko is yes. Pero kung sasabihin nyo long answer, yes, pero with reservations. So, elaborate natin yan kung bakit ganun ang statement ko. If nagustuhan mo yung shape ng G Pro Wireless na original, or kung gamit mo pa rin siya ngayon, yung original na G Pro Wireless, this is a great upgrade. Especially yung weight reduction niya. So, if you want the lightest wireless gaming mouse that can accommodate yung grip style mo, I believe sulit to. Pero if not, kung tingin mo hindi siya importante yung weight sa'yo, is darating yung Model O wireless at half the price na inoffer ni Logitech. Might as well wait, as out of stock din naman din kasi to sa mga bilihan. Pero do take note na maraming bibili ng Model O wireless. Next natin is, if gamit mo naman is yung Viper Ultimate, I don't believe na this will improve your performance
as the Viper Ultimate is still one of the best wireless gaming mouse out there. I don't believe na justifiable yung improvements para mag-upgrade ka. Para sa akin, mas lamang pa rin yung sensor, yung switches, ambi mouse design at wireless technology ng Viper Ultimate over dito sa Super Lite. Next natin is, ngayon, kung gamit mo pa rin is yung G Pro Wireless, para sa akin lang naman po, if you think you will benefit more sa lighter mouse, then sulit tong Super Lite. Pero if you think na top-notch at confident ka na sa gamit mong mouse ngayon, at tingin mo yung aim mo is okay na okay naman, tingin ko, huwag ka na siguro mag-upgrade. Kasi usually, naghahanap tayo ng ano eh. Katulad ko, I'm seeking for the best possible na pwede makapag-improve ng game natin. So, kung gamit mo na yung mouse na ano, tingin mong perfect para sa'yo, I think na yung G Pro Wireless is hindi nadya-justify yung ano, yung price niya. Mahal kasi. So, kapresyo siya ng Viper Ultimate, nakasama yung dock. So, yung pinaka ano lang talaga kasi ng G Pro X Super Lite is yung weight reduction niya. Sobrang gaang. Hindi sobrang gaang. Ito ang pinaka magaang na wireless mouse na mabibili ninyo. So, if in love ka sa G Pro Wireless, sa shape niya, and familiar na kayo sa shape niya, guys, sobrang ganda na itong Super Lite para sa inyo. Kasi mag-i-improve kayo dahil sa mas magaang to, mas madaling gamitin, mas madaling inflict, mas madaling micro-adjustments. Lalong-lalo na pagka nasanay na kayo sa weight niya. So, ayun guys, hope may natutunan kayo sa short review natin dito sa G Pro X Super Lite. And hope kung nag-iisip kang bumili nitong mouse na to is mapanood mo tong video na to. And maliwanagan ka and sana magka-idea ka. Or hindi ka magpadalos-dalos na bibili ka na agad ng latest tech. Nandito tayo para ibigay sa inyo yung opinion and experience natin sa paggamit nito. At least, may insight na kayo bago kayo bumili. So, hope may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Hope to see you soon sa susunod nating mga videos. Maraming salamat!